mga kapatid, panoorin po natin ang Jung Car kasi medyo ay nako, medyo nakaka kabahayan. Inakabahan po ako dito sa Jung Car. Sige na naman, Carla. Carla, will you be my girlfriend? Wala akong panahon para makipagbiruan. Ay, naku, Carla naman. Wala akong panahon. Kailan ko magkakapanahon kay Papa Joe? Alam niyo po mga kapatid, shoutout muna sa inyong lahat. Patikim pa lang 'yun ano. Sa totoo lang mga kapatid, nang pinanood ko po 'yun. Sari-sari tumatakbo sa isip ko mga kapatid about Jung Car. Nakakalungkot po. Dahil ang sabi ko nga diyan, magwawakas na o magtatapos na ba ang Jung Car? Diba? Pero para sa akin, laging positive po ang nasa isip ko. Huwag po natin isipin ang negative. Alam niyo po, katotoo lang, maraming umiyak, maraming nangamba na ito nga ba, magwawakas na ang Jung Car? Diba? Question mark po yan. Pero mga kapatid, maniwala kayo kay Malo de los Santos. Iyan po ay lagi po akong positive po ang nasa isip ko. Huwag tayong magpapadala po sa lungkot na ito nga po nag-propose po si Jumark dito kay Carla. Pero palagay ko po, wrong timing po yung pagpo-propose niya po. Kasi po, may pinagdadaanan po si Carla. Diba? Nakita naman natin yung interview ni Jumark dito kay sa mama ni Carla na si Carla daw po ay parang gustong magpalit ng course na yun nga po ay education ba? Teacher. Para sa akin po ay magulo ang isip ni Carla. Kaya po, wag po tayong magpadalos-dalos. Wag po natin bibigyan po ng comment ng hindi maganda po si Carla. At wag po nating ibabas. Yan po ang pakiusap ko mga kapatid. Sa mga nagmamahal po kay Carla, suportahan po ni natin si Carla na sana po gabayan, payuhan kung ano ang nararamdaman ni Carla. Kung talaga po ang nasa puso niya ay pagiging teacher, yun po ang sundin. Huwag po tayong magpadalos-dalos na alimbawa, hindi naman pala yung nasa puso niya ang nursing. Kaya kailangan po yan. Kung ano po ang gusto niya, ang nasa puso niya, yun ang sundin. Dahil po, siya po yung nag-aaral. Hindi po yung mga taong nakapaligid sa kanya. Diba? Kahit sabihin ko, ma'am, na nurse ang kunin mo, at ang gusto mo naman ay teacher, bakit hindi yun ang masunod sa yung sarili? Diba? Yun lang ang advice ko doon. Dahil alam nyo po, sa totoo lang talaga, kung ipagsisiksikan o ipagpilitan natin, kung hindi naman po yun ang gusto niya po, ay baka pang ganun, pagdating po na nakapag-tuition na, na ayaw na naman, ay magbabalikan na naman sa panibago na course, di ba? Dapat hanggat maaga pa lang, mga kapatid, mapapayos ko sa iyo, Carla, hanggat maaga pa rin, talaga, ay gawin mo kung ano talaga yung nasa puso mo.
Di ba po? Kasi mahirap po talaga yung napipilitan lang tayo sa gusto nating gawin na labag naman sa kalooban natin. Dapat ako sinasabi ko yun. Kung ikaw nahihiya na sa mga sponsor na gustong ipakuha sa iyo ang nursing, wag po. Ikaw po yung nag-aaral, Carla. Ikaw yun ang makakapag-desisyon sa sarili mo. Hindi po ang ibang tao. Kaya po, sa totoo lang po, nalungkot po ako doon dahil napakaaga po yung pag-propose ni Jumar, kay Carla, ay the same time po, magulo yung isip ni Carla. Kaya, wag ka nga dyan, magbiro. At wala, hindi panahon. Alam niyo po, anong lungkot ko po doon? Kasi po, hindi ako sa nalungkot na si Carla ay parang tumanggi. At nalungkot naman ako yung pag-alis ni Jumar na kung ahabulin ba ni Carla. Dahil alam naman natin mga kapatid na ito pong si Jumar talagang at saka si Carla, talagang alam natin na may something na sa kanila. Talagang na mayroon na po sa kanilang love na talagang yung nakikita, di ba? Sabi ko nga sa iyo, yung buko talagang ay ang tamis ng laway, di ba? Ni Carla doon sa buko, di ba? Kaya alam niyo po mga katapatid, talagang lungkot na lungkot po ako na iba-iba po ang tumatakbo sa isip ko kanong matapos kong mapanood po yung episode 50, di ba? Kaya sabi ko ka na yung may something na, di ba? Hindi naman siguro yung something na sila ay medyo nagtatampo si Carla kay Jumar. May something po na talaga naman na magulo ang isip ni ano ni Carla. Na parang siya ay nanibago sa kanyang panibagong yugto ng buhay niya na talagang dapat nakatuto ka lang sa pag-aaral pero yung pinag-aaralan mo hindi naman po yun ang gusto mo, di ba? Kaya nawiwindang po ang isipan ni Carla. Kaya sana makinig ka, Carla, sa akin na kung anong gusto mo talaga, yun ang igol mo. Hindi yung napipilitan ka lang sa hindi mo namang gusto. Diba? At ito naman si Jumar, ay maghintay ka. Dapat pakita mo talaga kung talagang mahal mo si Carla, nandiyan ka lang nakaalalay. Pakita mo na hindi ka masusuko. Gugulang, ipaglaban mo kung ano ang nararamdaman mo, di ba? Huwag na yung kumo sinabi na wrong time. Nadadaw lang talaga, wrong time talaga si Jumar na nag-propose. Na siguro, Carla naman, magulo ang isipan. Kahit sino, tatanggihan po yung proposal. Ay, Diyos ko po, Jumar. Maano ka, pasensya ka na lang. Unawain mo na lang si Carla. Dahil po siya talaga ay naguguluhan sa kanyang pangyayari ngayon sa buhay niya. Dahil di niya mapo maisip kung ano po talaga ang gusto niya na maging nursing o maging maestra, di ba? Kaya suportahan po naman natin mga kapatid. Huwag natin pong ibabas talaga dahil alam niyo naman po talaga mahirap po yung pagsabay-sabayin ang pag-aaral at pakikirelasyon. Totoo po yun. Mabuti na lang kung alimbawa yung magiging boyfriend mo, nandyan po talaga nakasuporta lang na kahit anong mangyari, nandyan lang siya, nakaalalay lang, sumuporta lang. Dahil kung ano yung gusto ng girl, dapat po tayo ay nandyan. Lalo na ikaw ka, Jumar, na alam ko naman sa si Jumar na ihintayin niya si Carla at nandyan lang siya naghihintay. Kaya lang talaga, kailangan din naman ni Jumar ang yung insurance niya na maihihintayin siya, di ba? Kaya po nagmamadali yan si Jumar na nag-propose na maging girlfriend niya si Carla, di ba? Kaya tuwang-tuwa po talaga ako sa kanya kahapon mga kapatid. Kaya lang talaga ang daming nalungkot po, may nag-iiyak. Kaya sabi ko, huwag kayong mag-iyak. Ang payo ko lang sa po sa mga mga Jumar ay ano po, huwag po tayong mag-isip ng negative. Intayin natin, di ba? Mayroon celebration yan, 1 year yung kanilang, di ba? Maghintay kayo.
Ayun, alam niyo po mga kapatid, baka yun yung tinanggihan ni Carla si Yumar na inaano niya na kung maging girlfriend na sabi niya to. Tapos tumalikod, eh malay mo, hinabol yun ni Carla. Yan, Diyos ko, dahil alam mo naman si Carla na alam ko naman na may something na rin sa kanilang dalawa, di ba? Ikaw, susubuan. Kasi kahit po wala sa camera, may nag-iyan po ay ano na. Kaya wag tayo, positive lang po tayo mga kapatid. Wag tayo yung negative, isipin natin ang mahalaga po. Yung hahabuli ni Carla, si Jomar. O kaya naman, it's a prank, di ba? Kaya tayo mga kapatid ay unawain na lang natin kung ano po yung desisyon ni Carla. Dahil alam naman natin na silang dalawa talaga ni Yumar ay mayroon na something. Kaya lang talaga, nakaka-excited po yun yung susunod. Dahil alam nyo, anniversary pa nila. Alam ko yan, may helicopter pa. Kaya wag kayong maano. Yung mga nakakaalam po dyan sa Jumcar, please, wag po tayong mag-iisip ng negative. Suportahan na lang natin si Carla at ipaintindi natin sa kanya kung ano talaga ang goal niya sa buhay, kung ano talaga ang gusto niyang course. Yun po ang sundin niya. Wag natin ibabas na ganyan dahil alam naman natin na sa simula talaga ay hindi naman si Carla ang nag-decide niya na nursing ang kunin niya. Kung ako nga masusunod, mas maganda pa po ang IT, par kasi po ang IT, kahit po tayo saan, basta mayroon lang tayong internet, makakapagtrabaho po tayo. Diba? Kaya maganda rin po yun. Na yan ang education po talaga, ay maganda rin po talaga. Dahil kung iyon ang gusto ni Carla, diba? Makakatulong siya sa mga kabataan, makakapagturo siya sa mga kabataan na talagang yun ang gusto niya. Diba? Kaya yung mga gustong magbago ng course, ngayon pa lang, simulan nyo na nabaguhin dahil mahirap na po yung kapag matagal na tayo o first sim na hanggang sa ano na, ay panibago-bago na naman, magsisit ka na naman na another na naman yan. Kaya isip-isip na, ngayon pa lang, pag-isipan, magdamag. Hindi yung paura, pabugso-bugso ang isipan. Maganda po, direct to the point ang ating desisyon. Kung tayo po ay magna-nursing, go, go, go. Kung tayo naman po ay magiging teacher, go, go, go. Wala naman pong masama, kahit anong course, basta po tayo ay talagang gustong mag-aral. Diba? Yun ang talagang maganda. Kaya, shout out po sa mga taga-Jumcar. Ayan, Yang TV, maraming salamat sa iyo. Thank you so much at suportahan po natin ang programa ni Kalinga Prab at lahat ng love team. Gaya na po ng Edsy, Jumcar at ang Janjoy, di ba? Marami pong salamat yung Rara. Rara po, mabatang-bata pa kasi po si Rara. Ang kahirap po reaksyonan yun, di ba? Saka na natin reaksyonan po kung nalalegal ed na po si Rara. Si Dara, hirap po talaga. Sa totoo lang ako ay linalagay ko naman sa lugar po. May mabuti ito si Jomar at si ano at 18 na po si Carla, di ba? Si Joy ganun din. Kaya dito tayo po sa Danjoy at sa Sidsi kasi medyo alanganin pa po ako. Hindi ako basta-basta dahil alam na natin ang mga minoridad. Ayan po. Marami pong salamat at suporta na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang Etid na Vlogs, Kalinga Prab at Ruel of Malalag at si Rachel po. Marami pong salamat at lalong-lalo na po suportahan natin si Kalingap Dan dahil nga po si Kalingap Dan ay tinutulungan niya si Atin Lilia. Ayan. Suportahan po natin para naman po sa pabahay niya, sa pabubong niya. Malay mo, mapaayos niya pa ang kanyang ang bahay ni Ate Lilia, di ba? Marami pong salamat kay Kalingap Dan dahil talagang nandyan din po ang puso niya sa pagtulong. Shout out po sa inyong lahat at lalong-lalo na po kay Kuya Brooks. Marami pong salamat. Thank you so much. Bye-bye.